The International League, Chapter 337. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito'y talagang itablang ang score gamit ang playa ng kapangyarihan ng itim na bato. At dito'y napag-alaman nga natin na kay Darkstone pala ang uling tira at katapusan ng play na to. Kaya naman, tinuro nga nitong si Ted ang buong kupunan ng show ko sa binagwikang. Dito sa nalalabing mga minuto ng laro, panigurado, kakainin ko kayo ng buo. Hindi ko na kayo pagbibigyan. Ako'y sasabog na tila ba isang bulkan, asahan nyo yan. Lalong-lalo ka na, Hisashi Mitsui, dudurugin kita. Wika nga nitong si Darkstone, samantalang dito'y yan na talaga. Ito si Ted Darkstone. Ang angas ng isang Ted ay muling nagbabalik ang kanyang laro. Kaya nga tinawag siyang Mr. Second Half dahil sobrang shooter. At tinawag naman siyang tirador ng timog sapagkat doon sa kanilang lugar, siya ang pumapatay sa mga dayo sapagkat napakahusay niya sa larong basketball. Sigawan nga ng mga tagahanga nila samantalang dito'y Abar, wag na wag mo akong yayabangan, Ted. Hindi pa pinapanganak ang tatalo sa akin sa tres. Si Matsumoto lang ang pwede mong itapat sa akin, kaya wag na wag kang magyayabang sapagkat meron kang kalalagyan. Wika nga nitong si Mitsui, kaya naman dito'y hawak-hawak na nga nitong si Ryota Miyagi ang bola sa binagwikang. Tim, kailangan nating pumuntos. Siguraduhin natin to. Wika nitong si Miyagi. Ryota Miyagi, bawal ang error. Kailangan yung ipasok yan. Sapagkat pag naistilan nila yan, meron ng pagkakataon upang kunin nila ang kalamangan at wag na wag yung ibibigay yun. Wika nga nitong si Coach Anse nang biglang, Ipasa mo sa akin ang bola para sa isang backdoor play. Wika nitong sa Kuragi dito ay talagang pinasa nga sa kanya ang bola. Itong sa Kuragi talagang lumipad nga. Grabe yung may pulang block, lumilipad. Nakuha pa niya yung bola sa ganong klase ng taas. Mukhang isang slam dunk ata ang gagawin nila. Backdoor play para kay Namichi Sakuragi. Wika nitong si Coach Billy Quantum, ngunit hindi ko yan pagbibigyan. Wika nga nitong si Harrison Lloyd, challenge nga ang dunk nitong Sakuragi. Kaya naman dito'y hindi kita pagbibigyan na makapuntos. Wika nitong si Harrison lang sinabayan sa Kuragi sa taas at dito'y babaliin ko to at wala akong pakesa sa mga sinasabi mo. Wika nitong sa Kuragi sabay bali nga ng ball at dito'y baliktad nga ang kanyang ginawang pectus. Malas! Baliktad ang ginawa kong pectus! Imbis na pakanan ang ikot, pakaliwa naman! Malas, hindi ko yung nakita! Wika nitong sa Kuragi, kaya naman dito'y dinilaan nga siya ni Marcel. Nice pectus sa Kuragi! Baliktad ah! Baliktad ata ang mundo mo! Unghang! Wika nitong si Marcel samantalang dito'y narecover nga ng kupunan ng Quantum Ace ang bola dito'y pasa ng bola dito kay Marcelo na siyang tumatakbo para sa isang pass break at dito'y isang crossover nga ang kanyang ginawa dito kay Miyagi. Itong si Miyagi ay talagang naiwan ah. Ang bilis ng kanyang crossover. Hindi pwede magpabaya. Naku, 2-1 na ang laban, delikado. Wika nga nitong si Miyagi. Ang nasa baba ay itong si Akagi nga. Akagi, dalawa laban sa isa. Itong si Marcelo at itong si Harrison laban sa'yo. Subukan mong intercept ang pasa o ang tira. Pigilan mo. Wika nitong si Mr. Smith nang biglang isang fake pass nga ang ginawa nitong si Marcelo at dito'y napasabay nga itong si Akagi. Kaya naman,
Sumabay siya sa Peking Pasa ngayon. Kainkadi do ay Marcelo. Wika nga, nitong si Prime at dito isang pektus nga ang ginawa nitong si Marcelo talagang. Pasok nga ang kanyang ginawang tira at dito'y nakuha nga na kupunan ng Quantum Ace ang kalamangan. Kaya naman dito'y sobrang sayang-saya nga itong si Coach Quantum. Grabe! Yan na ang arangkada ng kupunan ng Quantum Ace at dito'y nakuha nyo na ang kalamangan. Ibang klase, ipagpatuloy nyo yan. Huwag na huwag kayong papadaig mga bata. Wika nitong si Coach Billy Quantum. Kaya naman dito nga ay Hindi ko matanggap ang ginawa sa aking pang-aasar nitong si Marcel. Miyagi, bigyan mo ko ng isang aliyop at hindi kita papayahin. Basta taasan mo dito sa kalahati ng borda. Wika nitong sa kuragin. Itong si Miyagi ay nagulat nga. Ano? Nahihibang ka ba? Mataas masyado. Sa kalahati ng board ay talagang hindi mo na yun makukuha pa. Lusbo lamang ang magaganap. Duda ako sa sinasabi mo. Wika nitong si Miyagi. Magtiwala ka lang kulot. Basta tiwala lang ang gusto ko. Wika nitong Sakuragi. Kaya naman dito ngay hawak-hawak na nga nitong si Ryota Miyagi ang bolat dito ngay. Talagang nagtitimon siya upang linlangin ang kalaban ng biglang tumakbo nga Sakuragi at ang bola ay pinaasa nga nitong si Miyagi ng sobrang taas. Wag yun na habulin pa Harrison. Bumaba na kayo at bahala na kayo sa fast break. At ikaw Prime, kunin mo ang ball at panigurado mintis yan. Masyado mataas. Wika nga nitong si Coach Billy Quantum at dito'y Sakuragi, alanganin. Sobrang taas, hindi mo yan mahabol. Hindi, wag yun ang ituloy. Wika nga nitong si Fuji maangulit dito ngay na sobrang taas nga ng pasa ay nakuha nga ni Sakuragi gamit ang kanyang dalawang kamay. Kaya naman dito nga ay labis nga nagulat, napatulala at nanginig ang mga tao. Ano? Nakuha niya? Ibang klase! Sobrang taas na nun ah! Ibang klase ang vertical jump nitong si Anamichi Sakuragi. Ikalahati na ng board yun ah. Imposibleng makuha pa niya yun. Wika ng mga tao. Ngunit ang labis nga na nagulat ay itong si Coach Quantum. Ano? Huwag mong sabihin may papasok niya ang tirang yan. Sobrang alanganin. Sa 100 tira, pwede na at ayos na kung merong papasok na isa. Hindi pwede at hindi maaaring may papasok yan. Tsamba na lang pag pumasok yan. Napaka-imposible. Wika nitong si Coach Billy Quantum. Maipapasok kaya ni Sakuragi ang isang alanganin at sobrang taas na aliyop? Ang lahat ng yan ay bangan natin sa susunod na bahagi.